Magandang gabi po muli sa inyong lahat and welcome once again to another edition of God's Word for You. And tonight, being the National Bible Week, we'll feature a man of God na talagang kilalang-kilala natin sa kaalaman niya sa salita ng Diyos, and very, very special ang kanyang isi-share about the foundation for our faith. So, alam natin na the Word of God is the foundation of our faith. So, and magandang mapakinggan natin muli ang sermon na ito na napakinggan natin last year to encourage us and to empower us once again to really have a life that is rooted in the Word of God and in our faith to our God. Kaya let's just enjoy this and be blessed once again. Salamat po kami sa umagang ito for this wonderful opportunity that you have given me. Once again, I can share your word to my brothers and sisters who are here and to every listener that are watching dun po sa live stream. Kaya dalangin ko po ang mga mensahe na aming maririnig, ang mga salita mo. Magbigay po ng iba yung kalakasan, encouragement at tibay tatag sa amin pong pananampalataya as we walk in this crisis, in this pandemic like this, Lord. Bigyan mo po kami ng katatagan na magpatuloy sa aming pananampalataya. Kaya maraming salamat po sa umagang ito. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan. Once again, we won't forget to bring you back all the glory, all the honor, all the praises. Kaya ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen? Amen. Palakpak po sa Panginoon. So sa umagang ito, mag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Nandiyan ba si Oye, taga-basa? Oye, long time no look. Tagal na kitang di nakikita eh. Basahin po natin, buksan natin ang ating mga Biblia dito po sa aklat ng Daniel, chapter 3. Siguro, basahin natin yung buong chapters. Okay. Daniel 3. Oh, hindi ko ba nakikita? Kung nakaupo ka, nakatayo, okay lang sa akin. Si Haring Nabucodonosor ay nagpagawa ng libutong hitong siyam na pung talampakan ng taas at siyam naman ang laban. Nang mayari, ipinatayo niya ito sa kapatagan ng Duda, Babylonia. Pagkatapos, pinitawag niya ang mga gobernador. Katulong ng gobernador, komisyonado, ingatyaman, upong at iba pang pinunong bayan para sa pagtatalaga sa nasabing tributo. Nang nasa harap na sila ng tributo, malakas na ipinahayag ng tagapagbalita. Inuuto sa lahat ng tao mula sa anumang bansa at wika na magpakirapa at sumamba sa tributo ito. Sa sandaling marinig ang tulog ng tambuli, flauta, kudyaki, alpa, at iba pang instrumento ng musika. Sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay hiyahagi sa naglalagalag ng ito. Nang tumulog na ang mga instrumento, lahat ang nakarinig ito ay nagpatirapa at sumamba sa rebutong ginto na ipinagawa ni Haring Nabucodonosor. Sinamantala ito ng ilang kaldeyo upang paratangan ang mga Hudyo. Sinabi nila kay Haring Nabucodonosor, mabuhay ang mahal na hari. Inutos po ninyo na magpatirapa at sumamba sa inyong ributong ginto ang sino mang makarinig sa tugtog ng mga instrumento at sino mang di sumunod ay yahat isa naglalaglag na tugon. Hindi po sumunod sa utos ninyo sina Sadrach, Mesach at Abednego. Ang inilagay ninyong mga tagapamahala sa Babylonia. Hindi po sila nagpatirapa at sumamba sa ipinagawa ninyong tributo. Nagali si Haring Nabucodonosor ng marinig ito at ipinatawag niya sila Sadrach, Mesach at Abednego. Sadrach, Mesach at Abednego, totoo bang hindi kayo sumamba sa tributong yung pinagawa ko? Tanong ng hari. Inutos ko sa inyo, sumamba kayo sa pinagagawa kong tributo. Sa sandaling marinig ninyo ang tulog ng mga instrumento, kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablag na tugon. Tignan ko lang kung may Diyos na makapaglinig na sa inyo. Sinabi ni Sadrach, Mesach at Abednego, mahal na hari, wala po kami itutukol sa inyo.
tungkol sa bagay nito. Gawin ninyo kung yan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkura na magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa rebulto ipinamagawa ninyo. Sige, meron pa. Maganda pa yung kasunod niyan. Nagulat si Haring Nabucodonosor sa tindi niyang galit kay Sadrak, Mesak at Abednego. Kaya inutos niyang ipainiting makapitong ibayo ang pugo. Inutos din niya sa pinakamalakas niyang tauhan na gapusin sina Sadrak, Mesak at Abednego at ihaling sa hapon. Ginapos nga sila ng di inalis ang pantalon, baro, gora o alinman sa kanilang kasuotan at inihagis sa pugon. Dahil sa pagsunod sa utos ng hari at sa tindi ng init ng pugon, namatay ang may dala na Sadrak, Mesak at Abednego. Samantalang iyong tatlo ay tuloy-tuloy na bumagsak sa naglalag-lag na apoy. Walang ano-ano'y napalundag si Hari na Bukodusor. Pamanghang itinanong niya sa kanyang tagapayo, hindi ba tatlo lamang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit apat ang namin itakong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunod? At iyong isa ang tingin ko'y Diyos. Si Hari na Bukodusor ay lumapit sa bunganga ng ordo. Sinabi niya, halikayo rito, Sadrak, Mesak at Abednego, mga lingkod ng kataas-taas ang Diyos, lumapit ang tatlo. Paglabas nila sa pugon, ang mga gobernador, katulong ng gobernador, at ang mga tagapayo ay lumapit sa kanila. Tinignan silang mabuti, ngunit wala man lamang makitang bakas na likha ng apoy sa katawan ng tatlo. Hindi nasunog kahit bagya ang kanilang buhok. Hindi na ano ang kanilang kasuotan at hindi sila nag-amoy puso. Dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Sadrak, Mesak at Abednego. Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang lingkod niyang ito. Naganap na nanalig sa kanya, hindi sinunod ang mga ito ang aking utos. Nang sila ihagis sa apoy, kasi sumamba sa Diyos doon, Diyosan. Kaya inilalagda ko ang isang utos, sino man mula sa aliman lagi, bansa o wika na magsasalita laban sa Diyos ni Sadrak, Mesak at Abednego ay kapatayin. Hindi lamang ito, wawasakin pa ang kanilang kailangan. Pagkat walang Diyos-Diyos at makapagliligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. At ang tatlong ito'y itinaas niya sa buhay. Praise the Lord! Palakpakan po natin ang Panginoon! Ayun, tapos na. Pwede tayo umuwi. So, buksan pa po natin ang ating mga Biblia sa Mateo, Kabanata 7, talatang 24 hanggang 27. Siguro ako naman po ang mabasa. Matagal na akong hindi nakakabasa. Namimiss ka na magbasa. And I will be reading from the New King James Version. Oy, New King James Version. I'll be quoting from the New King James Version. Sabi sa verse 24, therefore, whoever hears these sayings of mine and does them will be likened to a wise man who built his house on the rock. Verse 25, and the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Verse 26, nakikinig lang. Everyone that hears these sayings of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain descended, verse 27, the floods came and the winds blew and beat on that house and it fell. And great was its fall. Laki ng lagapak na. Lakas ng lagapak na. May the Lord our God add blessing to the reading of His Word. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa pagbabasa ng kanyang mga salita. At ang title po ng ating pag-uusapan sa umagang ito, yun pong, how well is your faith foundation? Sa Tagalog, gaano katatag ang pundasyon o ang saligan ng ating pananampalataya? Gaano po ba katatag?
Kalabitin mo nga katabi mo, sabihin mo, kapatid. Ah, malayo nga pala, no? Hindi na pwedeng mga labit. Bulungan mo na lang yung medyo malakas. Sabihin mo, kapatid, kumusta na yung pundasyon ng iyong pananampalataya? Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Gaano ba kahalaga ang saligan o ang pundasyon ng ating pananampalataya? Medyo iniisip ko na po ito dati. Kaya lang, nagkwento po si Derek sa akin nung Biyernes na, nung meron tayong virtual ba tawag doon? Virtual meeting doon sa Zoom. Sabi niya, nanood daw siya sa Itbulaga, may nagpatotoo yata na pastor, dating pastor, nandun sa missionary daw sa Saudi Arabia, narinig ko kay Suraini. Tapos, kaya siya nandun doon, nagpa-Muslim siya kasi meron siyang intention na abutin ang Muslim sa pamamagitan nito. Pero masakla po ang nangyari. It turned out to be the other way around, no? Kaya nakakalungkot po. At marami rin po sa atin, mga mananampalataya, ang tagal-tagal na umating sa atin, pagkatapos, makikita natin, bumagsak. Meron sa dating daan. Meron tumalikod sa pananampalataya. Sabi ko nga kay Derek, bakit kaya? Sabi ko, siguro, merong diferensya. The difference is, yung pundasyon ng ating pananampalataya. At sa umaga pong ito, pag-aaralan po natin ang kahalaga ng pundasyon ng ating pananampalataya. Dito po sa talatang ating pinag-aaralan ng Mateo 7:24 at 27, dito po ay tumutukoy sa dalawang klase ng tao. Isang matalino at isang mangmang. At sabi ron, yung matalinong tao nagtayo ng bahay. Ang ginawa niyang pundasyon, sa anong ginawa niyang pundasyon? Nasalig sa matibay na bato. Isinalig sa bato. Pagka ang foundation ay sa bato, ano sa palagay niyo, mahina o matatag? Kaya nga, ang isang matalinong tao, kapag gagawa ng bahay, sisiguraduhin niya na matatag ang pundasyon. Kinakailangang masalig sa matibay na bato. At alam nyo, ang tibay ng bahay, susubukan yan. Kinakailangang mapatunayan ng matibay yan at ang magpapatunay niyan, yung mga kalabidad na dumarating sa buhay natin. The storms in life, dito po sinabi, and the floods, and the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house. And it did not fall, for it was founded on the rock. Darating din po ang mga ulan, ang bagyo, ang baha, nasusubok po sa tatag ng bahay. At kapag ito ay nasalig sa matibay na bato, sigurado po, hindi po ito matitinag. Amen po ba? Ngayon, yun namang isa, yung mangmang, yung stupido, yung bobo, nagtayo ng bahay. Kaya, ang similarity sa dalawang taong ito, para silang nagtayo ng bahay. Kaya lang, ang diferensya lang, doon sa pundasyon na ginamit. Di ba? Everyone that hears the sayings of mine and that does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it fell. And great was its fall. Ang tindiraw po ng lagapak. Ganun po ang mapapala ng mga tao na mga mangmang, mga estupido, nagtatayo ng bahay sa buhanginan. Pag dumating po ang takdang panahon na subukin ang tatag ng bahay, makikita nyo, wala itong tibay, wala kang maasahang tibay, ito po'y babagsak dahil mahina po ang pundasyon. Sa atin pong mga buhay, tayo rin po ay nagtatayo ng spiritual na bahay, ang atin pong pananampalataya. Kaya, kagaya po nung matalinong tao, kinakailangan ang atin pong pananampalataya ay masalig sa matibay na bato. Amen po ba? At sabi ng 1 Corinthians 3, wala na raw pong ibang pundasyon na pwede natin pagsaligan o
lagakan ng ating pananampalataya, kundi yung naitayo na sa matibay na bato, ang atin pong Panginoong Hesukristo. Amen po. Pag tayo po ay nagtayo ng espiritual ng bahay, na bahay ng ating pananampalataya, kinakailangan po masalig ito sa matibay na bato, walang iba kundi sa Panginoong Hesukristo, sa kanyang mga salita. At kapag ito po ay nangyari, anumang bagyo ang darating sa buhay natin, sigurado po you will never be moved. Hindi po tayo makitinag. Unlike those yung mga mangmang, mga foolish, nagtayo ng bahay, buhangin na. Kaya nga pag dumating ang kalamidad, mga pagsubok sa buhay, siguradong babagsak. Madali lang. At sa panahon pong ito, makikita nyo, ang COVID-19 pandemic po na ito, ay isa pong bagyo sa ating mga buhay. Ito po isang udos na kung hindi po matibay ang pagkakaroon natin ng pundasyon ng ating pananampalataya, baka bumigay na po tayo. Di po ba? At hindi lamang po dito matatapos. Marami pong challenges, adversities, hardships na mararanasan po tayo. Pero tandaan po natin, kapag ang ating pananampalataya ay nasalig sa matibay na bato sa ating Panginoong Hesukristo, ano man ang mangyari, hindi po tayo matitinag. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon! Kaya lamang po, alam niyo po ba? Sinabi rito, yung pagkaiba ng mangmang at saka ng matalino, nagtayo ng bahay, they were confirmed. Sila po ay ikinumpara, inihambing sa mga tao doon sa church. Sabi ron, therefore, whoever hears these sayings of mine and does them will be likened to a wise man. Ang sino mang tao, ang sino mang mananampalataya na nakikinig at tumutupad o nagsasagawa ng salita ng Diyos, siya po yung matatawag na matalinong tao. Amen po ba? Yun po namang mga mangmang, nakikinig din pala ng salita ng Diyos eh. Di ba? Everyone that hears the sayings of mine, but and does not do them, will be like a foolish man. Foolish po, mangmang, estupido, bobo. Ang mahirap lamang po eh. Marami po dun sa mga churches, marami pong mga mananampalataya. They belong to the foolish one. Pero hindi po rito sa church natin yon. Hindi po rito yon eh. Kasi tayo rito, hindi lamang nakikinig ng salita ng Diyos, tinutupad pa natin, di ba? Di ba? Hindi rito yon, sa ibang church, applicable yon, but not in LFC Kalumpit. Ay, Kalumpit. Amen? So kinakailangan para po tayo masabing mga wise man, mga matalinong tao, yung salita ng Diyos na ating napapakinggan, yung ating tinuturo sa atin, yung ating nababasa, kinakailangan po, let us put it in our everyday practice. Amen po ba? Yun lamang po ang magiging dahilan para tayo tumibay, tumatag sa ating pananampalataya. Kapag ganun po ang ginawa natin, makinig at magsagawa ng salita ng Diyos, will be likened to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, the floods came, the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Kaya tandaan po natin, napakahalaga sa atin pong mga mananampalataya, kapag ang salita ng Diyos pinakikinggan natin at ipinapamuhay, ito po ang magiging kalakasan natin. Anumang bagyo ng buhay na daraan sa atin, mananatili po tayong nakatayo. Hindi po tayo matitinag. Eh, ang iba nga sa ibang church, alam mo, magkabagyo lang, malaman lang na may bagyo. Takot na eh. Minsan po, sinusubok yung kanilang pananampalataya. Sa pag-ulan pa lang, pag-umulan, sabi rin, and the rain descended, the floods came, and the winds blew, and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Eh, minsan po sa iba, hindi po rito sa ibang church, umulan pa lang, ayawan eh. May katwiran pa spiritual. Eh, pastor, sabi po sa Matthew chapter 5, verse 13, we are the salt of the earth. Tayong asin ng sanlibutan. Kapag tayo po asin, kapag tayo naulan, baka po tayo matunaw. Tapos po, kung minsan, sabi ron, and the rain descended, the floods came,
Minsan po, kapag bumabaha, pahirap ko na pong dumalo. Eh, madalas pa naman yata, nabalitaan ko, minsan dito nagkakaroon doon ng high tide. Nagka-high tide ba? Nagkakatubig. Yung iba, naku, may tubig sa prayer hall, doon sa church. Hindi na ako dadalo. Magpuputay ka ng sasakyan ko. Sa ibang church yun, hindi rito. Minsan, yung ating pananampalataya nasusubok sa ganitong mga bagay. Meron namang mga mananampalataya, bumagyo lang. Takot na takot na. Dito sa pandemic na naranasan natin, para bang takot na takot na? Sobrang takot. Hindi ko na sinasabi mo tayo matakot. Pero tandaan po natin, gamitin po natin ang ating pananampalataya na magtiwala tayo sa Diyos na may kakayahan siyang mahalaga at mag-ingat sa atin. Amen po ba? Di ba? Dito sa pandemic na naranasan natin, kami yung mga pastor, parang nung una nag-aalala kami, paano na kami? Walang atin sa church. Pag walang atin sa church, kawawa naman sila, hindi kami. No? Pero hindi nagpabaya ang Diyos. Nakita nyo ngayon, minsan inaalala natin yung provisions. Eh naririnig ko, marami raw dito sa panahon natin ngayon, maraming tumaba eh. Nasa bahay, kain lang ng kain. Makikita natin ang katapatan ng Diyos. Hindi siya magpapabaya. Ang mga tao nagtitiwala sa Diyos, kailanman hindi mapapahiya. Kaya tandaan po natin, kaya ang gawin lang natin, maging matibay tayo sa ating pananampalataya. Kinakailangan, pag sumikapan natin na ang mga salita ng Diyos na ating naririnig, ay atin din pong maiwasa sa pamuhay. Ito pong magiging dahilan para tumibay, tumatag ang pundasyon ng ating pananampalataya. At pag matibay at matatag ang pundasyon ng ating pananampalataya, hindi po tayo mabubuhal. Hindi po tayo matitinag. Hindi tayo babagsak. Kasi tutulungan tayo lagi ng Diyos. Amen po. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang hirap, nakakalimutan ko lagi sasabihin ko. Praise the Lord. Kaya nga po, napakahalaga talaga ng yun pong sumusunod at nagsasagwa ng salita ng Diyos. Kaya patuloy po nating i-practice to. Meron tayong kasabihan, constant practice makes it perfect, permanent. Di ba? Kapapractice mo, kapapractice. Makakagawin, maging lifestyle mo na, makikita mo, lagi mo nang ginagawa. Kaya magsanay po tayo sa mamuhay sa katwiran ng Diyos, sa kabanalan at makikita niya natin at makakapamuhay tayo ng kalugod-lugod sa atin pong Panginoon. Ngayon, ano po ba ang resulta kapag ang ating pananampalataya ay nasalig sa matibay na bato sa ating Panginoong Hesukristo? Ano po ang magiging resulta? O ito po ang kahalagahan na kapag ang pundasyon ng ating pananampalataya ay matibay? Ano po ang magiging resulta nito? Makikita po natin ito sa chapter 3 ng Daniel, patungkol po sa ilang kabataan na dahil ang kanilang pananampalataya ay nasalig sa matibay na bato, kaya ano man ang nangyari sa kanila, nabingit man sa kamatayan, eh hindi po sila tumigil. Nagpatuloy po nagtiwala sa Diyos. Kilala po ba niyo yung tatlong kabataan ito? Si Sadrak, si Meshach, Shadrach, Meshach, at si Abednego. Bigyan ko kayo ng background sa Daniel. Ang Daniel chapter 1, tumukoy po nung ikatlong taon ng paghahari ni Haring Jehoiakim. Dalawa yung kunin, Jehoiakim saka Jehoiakim. Nalilito nga ako pag pinakinggan ko yung audio Bible ko. Hindi ko maalam kung Akim o Akin. Ang southern tribe of Judah, ang kaharian po ng Judah, ay sinalaki ni Haring Nebuchadnezzar at nakubkub po ito. Ito po yung nangyari, according to history, noon pong 586 BC. At sila po ay pinabayaan ng Diyos. Alam nyo, noon pa man sa Old Testament, ipinangako, sinabi na ng Diyos sa akin, binigyan na ng warning, pag kayo tumalikod sa akin, hindi kayo patuloy na naglingkod sa akin, sumunod sa akin, pag hindi kayo tumalikod sa akin, ipapasakop ko kayo sa mga kalaban ninyo. At ganun nga po ang nangyari. Doon po, ang nauna pong nasakop ng mga dayuhan, eh yun pong Northern Kingdom of Israel, yung 10 tribes po, noon pong 722 to 721 BC, sila po ay sinakop ng kaharian ng Assyria at sila po ay nadalang bihag. Kasi po, yung mga naging hari ng Northern Kingdom,
of Israel, isa man sa kanila, walang matino, puro masamang hari. Kaya nga, naging karimari-maring kasuklam silang sa Diyos. Kaya nga, nauna silang pinabayaan ng Diyos na mabihag ng kaaway. Ngayon, ito pong Southern Kingdom of Judah, binubuo ng dalawang tribe, yun pong Judah at ng Benjamin, ang pinakakapital na sa Jerusalem. Sira rin po ay tumalikod sa Panginoon. Kaya lang, meron pong makilan-ngilan na hari sa kanila na maging mabuting hari. Meron pong 19 na naging hari dun po sa Southern Kingdom of Judah at ilan po sila sa kanila ay mabubuting hari. Kaya nga, medyo na-delay yung pagkasakop sa kanila. At nun pong 586 BC, ayon nga po sa chapter 1 ng Daniel, sila po ay nakubkob at naging bihag. At dahil po nakubkob sila, ang templo po, the temple, na nandoon po ang Ark of the Covenant, which symbolizes the presence of God. Ito po yung pinakalang pag-aari nila. Dito po kasi nandoon yung object of worship nila. Yun pong tabernacle, the Ark of the Covenant, which symbolizes the presence of the Lord. The temple was ransacked. Yung mga kagamitan sa templo, dinala ni Haring Nabucodonosor doon po sa Babylonia. At meron pa pong yung mga tao ron, yung mga kababayan pinatay, pinagre-rape, maraming mga kakalalakin pinagpapatay, at yung mga natirang hindi pinatay, dinalang bihag sa Babylonia. At ang ginawa po nila, merong mga kabataan na pag nakita nilang malakas ang pangangatawan at matatalino sa lahat ng bagay, may karunungan, inaay po nila kasi prospect, may potential kasi na gagawin nilang leader ng Babylonia. Kaya nga, yun pong nakita lang maganda yung kalusugan, yung mga matikas, yung mga gwapong kagaya naming mga pastor, sila po, tinitingnan mabuti. Sila po yung mga galing po sa angka ng mga hari, mga maharlika, mga prinsipe. Sila po ay iniwalay at for 3 years, sila po ay tinuruan kasama ng mga magician, encantador, mga wise men doon po sa Babylonia. For 3 years, meron pong discipleship training. Meron pong schooling. At ang kinaaman sa schooling nila, ang sarap maging scholar nila. Bakit? Libre pagkain, may alak pa. Ang sasarap doon ng pagkain. Sabi doon eh. Answer, they were given a portion from the king's table. Ang sarap na, mayroong pang wine. Ang sasarap ng kinakain. At tuturuan pa sila ng all matters of wisdom and understanding. Maski po sa science, maski po sa lahat ng bagay. At tinuturuan sila language ng Babylonian. Kaya makikita po natin, matalino itong si Haring Nebuchadnezzar. Matalino siya. Para magtagal ang kanyang paghahari, meron siyang pamamalakad na maganda, yung discipleship training, yung schooling. And after 3 years na mag-schooling sila, haharap sila sa hari, syempre parang final exam yun eh. Titingnan kung makakapasa sila o hindi. At kabilang po sa mga kabataang iniwalay ng hari at tinuruan, ito pong tatlong ito. Si Shadrach, si Meshach, si Abednego. Pero ang hindi nabanggit dito sa chapter 3, yung pinaka-leader nila. Sino ba pinaka-leader nila? Si Daniel. They were all given Chaldean names. Si Daniel, binigyan ng pangalang Belteshazzar. Si Hananiah yung isa, he was given the name Shadrach. Si Misael, he was given the name Meshach. At si Azarias, binigyan siya ng Chaldean names na Abednego. At pagkatapos, sila po, talagang tinuruan. At alam niyo po ba, ang tatlong ito, matindi po ang conviction nito eh. Palagay ko po, yung tatlo, apat sila, naturo ang mabuti. Naging maganda ang pundasyon ng kanilang pananampalataya. Siguro yung mga magulang nila, maaga pa lamang, tinuruan na sila at pinalaki sa salita ng Diyos at sinisigurado na ang salita ng Diyos ay kailang kanilang ipapamuhay. Bakit ko po nasabi? Alam niyo sa Deuteronomy chapter 6 po eh,
tinuruturuan ng mga bata sa kanilang tahanan. Kumain, matulog, umalis ng bahay, mahiga. Itinuturo sa kanilang salita ng Diyos. Kaya ganun po katindi yun. At yung apat na to, kabilang po yun sa talagang naturuan ng tamang pananampalataya. Amen po ba? Di ba mayroon yata sa Bible na sinasabi eh, Proverbs 22 verse 6 yata yun, ano? Train up a child in the way that he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kailangan po mga magulang, itrain daw po natin ang ating mga anak. Siguraduhin natin na matatrain natin sa salita ng Diyos. Siguraduhin din po natin na susunod nilang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi yung kapag inuutusan mo eh, sasabihin, wait lang. At mapapagod ka, mainip ka. Kawi-wait lang. Kaya hindi ganong naturuan. Sa ibang church po yun, hindi rito sa church natin. Alam ko sa church natin, natuturuan mga bata. Na talagang dumaking matibay at matatag sa pananampalataya. So ito pong apat nito, sa akin pong panlapalagay, eh talagang naturuan. Eh biruin nyo, sa pagkain pa lamang, sabi nung Daniel chapter 1, but Daniel purposed in his heart not to defile himself from the food that was given to him. He purposed in his heart, intentionally, talagang iniwasan niya na kumain ng mga bagay na ipinagbabawal. Alam niyo, sa bansang Israel po, maraming pagkain na bawal eh. Kaya doon pa lamang po, malalaman natin kung talagang sumusunod tayo. Eh tayo ba, maraming bawal? Kinakain pa ba natin yung bawal? Bawal ang taba. Bawal ang maalat. Praise the Lord. Hallelujah. Ito po sila, doon pa lamang po. At alam niyo po yung mga tao nagtitiwala sa Panginoon na talagang sila po eh ang magandang pondasyon sa buhay. Ang Panginoon po ang nagbibigay kasi ng kakayahan eh. Yung wisdom and knowledge comes from the Lord. Di po ba? Meron yata sa James 1:5 eh. Sabi ron, if any man lacks wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Kung ibig mo ang katanungan, humingi ka sa Panginoon. Kaya nga, yung tatlong ito, nung bigyan ng final exam, sila po, ay 10 times better nung mga kasamahan nila. Yung apat, ay tatlo pala, yung apat na to, at ang pinakapangunahin sa lahat, si Daniel. At kaya nga po, siya po, yung naging pangunahin, naging chief of the governors dun po sa lugar na yon. At si meron pong special na kakayahan pa na ibinigay kay Daniel. Hindi lamang 10 times wiser and intelligent sila, mas more intelligent sa mga wise men dun sa Babylonia, kundi binigyan siya ng iba yung kakayahan when it comes to visions and dreams. Ang galing niya. Di po ba? Sino po ba isa pang Bible character na magaling sa dreams and vision? Si Joseph, di ba? The dreamer. Kung ikukumpara niyo si Joseph the dreamer saka si Daniel, sino ang mas mahusay? Mas mahusay ang Diyos eh. Kasi sinasabi nila, tamo yung sabi nila, lahat yung kakayahan ng pag-interpret ng panaginip sa Diyos nagmumula. Kaya mas mahusay ang Diyos eh. Parehas lang sila, no? Pambihira, sino po parang yung nakaranas ng managinip? Naginip na po ba tayo? Kung minsan yung panaginip natin, detalyado, alam natin. Di ba? Sino ang nakaranas ng managinip? Taas ang kamay. Mataas. Hindi kumakita eh. Ayun yung taas eh. Sino pa ang naginip sa inyo na pagkataas yung managinip, hindi nyo maalala kung ano yung napanaginipan nyo? Di ba ganon? So, sa chapter 2 po, ito si Haring Nebuchadnezzar na naginip. Eh, hindi niya maintindihan kung maalala kung ano pa naginip niya. Kaya, tinawag niya yung mga wise men, encantadors, the magicians, at lahat ng mga pangunahin sa Babylonia. At sinabi niya, interpret niyo yung panaginip ko. Eh, ang hirap po itong sa panaginip niya, hindi niya sinasabi kung ano eh. Kaya nga po, delaying tactic yan. Pag hindi niya sinabi sa akin ang aking panaginip, lahat kayo, putol ang ulo. Kaya nga, lahat po, inuutos na papatayin kapag walang nakapag-interpret ng panaginip. Nakarating sa kaalaman ni Daniel at doon sa kanyang mga kaibigan, kaya sila po ay nanalangin. At God gave the interpretation of the dream to sino ba? Si Daniel, no? Kaya nga po,
Si Daniel po, he was able to save the wise men, the magician, sa mga encantador, doon po sa panahon. Kaya silang lahat naligtas. Dahil po na-interpret niya yung panaginip. Hindi ko na masyadong sasabihin pa yun. Ano? Pahaba tayo. At dito po sa chapter 3, eto na po. Si Haring Nebuchadnezzar, nagpagawa na isang gintong ribulto. 90 feet long and 9 feet wide of yung lalim. Tapos, ipinatawag niya yung kanyang mga tauhan, the princes, the governors, the captains, the judges, and the treasurers, at lahat ng mga tauhan. At pinasinayaan po, dinedicate, yun pong gintong ribulto na kanyang ginawa. At meron pong herald na sumisigaw, kapag narinig niyo ang mga tugtog ng mga instrumento, lahat magpapatira pa at sasamba sa gintong ribultong ito. Ang hindi sinamang taon hindi sasamba, anong gagawin sa kanya? He will be cut into fishes and into pieces. Pieces. Puputulin ang kanyang paghahati-hati ng kanyang katawan at gagawing lagay ng dumi ang kanyang bahay. Kaya nga ito po ay naging utos. At alam nyo, sa palagay kaya nyo, sino ang may pakana ng edict na to? Kasi po, yung apat na to, si Daniel, si Shadrach, si Meshach, at si Abednego, itinaas po ng tungkulin. Kasi ang gagaling nila eh. Kaya, pag ikay natataas ng tungkulin, kadalasan, marami nang iinggit. Kaya isinet up sila. Nung ginawa ang edict o ang decree, alam nyo nung pong panahon yun, kapag mayroong decree, ang utos ng hari hindi mababali. Kaya nga, pag gumawa ng decree, ng kautusan, kailangan sundin mo. Pag hindi mo sinunod, pugutulo ka. Kaya ito po ang nangyari. Siyempre, yung tatlo, hindi po sila sasamba. Dahil sila po, ang kanilang pananampalataya ay matibay matatag. Kaya nga, if your foundation of faith is strong, meron pong magiging resulta. Number one result, those people who have strong foundation in the faith, those people have conviction. Ito po yung number one na puntos ko. Conviction. Conviction sa salita ng Diyos, conviction sa pagsunod sa Diyos. Pag sinabing conviction, ito po yung firm o yun pong strong belief natin. Gaano po ba ang conviction natin sa salita ng Diyos? Sa Diyos, sa salita ng Diyos. Pag sa akin po, sa aking panaw, pag sinabing conviction, this is the way how we, kung paano po natin ipinapractice yung salita ng Diyos. Pinakikinggan, kinakailangan po kung talagang meron tayong conviction sa ating pinaniniwalaan, kinakailangan kagaya po ng tatlo, we must be willing to die for the sake of what we believe. Amen po ba? Alam ko po dito sa church natin, okay to. Sa ibang church siguro hindi. Minsan po mga Kristiyano, daig pa po ng mga may ideology. Di ba? Remember the 9/11 bombing? Merong mga piloto na ibinagsak o ibinanggan yung kanilang aeroplano for the sake of what they believe. Matindi po ang conviction nila. Kaya nga, pag sinabi pong conviction, handa tayong mamatay para sa ating pinaniniwalaan. We are willing to die for what we believe. Ano po ba yung pinaniniwalaan natin sa ating pong sa salita ng Diyos? Meron nga tayong statement of faith, no ba? Nandun din yung mga pinanampalatayahan natin eh. Marami po yun. Tayo po ba, sinusunod ba natin ang nakasaad sa ating pong statement of faith? Yun po bang salita ng Diyos na naririnig natin, nababasa natin, napapakinggan natin, ipinapractice po ba natin sa buhay natin? Willing po ba nating panghawakan ito? At ano man ang nangyari, hindi natin bibitawan kahit na mamatay tayo, patuloy na atin pong itong panghahawakan. Ganun po ang ginawa ng tatlong ito eh. Very strong conviction yung tatlong ito. Imagine, 'di ba? Sabi ni Haring Nabucodonosor,
Shadrach, Meshach, Abednego, kasi minalita sa kanya hindi sumasamba yung tatlo, hindi papatira. Shadrach, Meshach, Abednego, totoo ba ang balita na hindi kayo sumasamba sa gintong ribulto na aking ipinagawa? Ngayon, ang gagawin ko, para pangkod lang ito, yung paraphrasing. Ngayon, sasabihan ko mga manunugtog, patutugin lang mga instrument, at kapag hindi kayo nagpatira ba at sumumba at maglingkos doon sa Diyos-Diyosan ko, sigurado, pugot ulo kayo. Ano, parang ganun po eh. Anong sagot ng tatlo? Yung tatlo kasi. Sabi ng tatlo, wala po kami masasabi sa bagay na yan, magagawa po niyo yung ibig niyo, pero tandaan po niyo, hinding-hindi po kami sasamba sa pinagawa niyong ribulto. That shows their strong conviction. People who have strong faith, faith foundation in their lives, have strong or great conviction when it comes to the Word of God and when it comes to God. Amen po ba? Kumusta po ang buhay natin? Minsan po, sa ibang mga churches, kaya natitisod yung mga mahal nila sa buhay dahil sinasabi nila na sila'y mananampalataya. Ang gandang manalita, ang nandaganda talaga pag narinig mo, bless na bless ka. Pero pagdating po sa gawa, eh makikita nila yung gawa eh. Doon na po nagkaroon ng katitisuran. Sa ibang church po yun, dito sa church natin hindi kasali yun. Kasi alam ko, sumusunod tayo. Many Christians are just professing Christians. Merong sinasabi sa Titus 1:16 yata yun. Sabi ron, they profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. Mga professing Christians, sinasabi nila, nakilala nila ang Diyos, ngunit ito'y pinabubulaanan ng kanilang mga gawa. Andali kasi magsalita, kinananampalataya sa Panginoon. They profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable, sila'y mga kasuklam-suklam, and disobedient, sila'y mga suwail, and unto good work reprobate. Sa lahat daw po ng mabubuting bagay, tinatakwil nila. Amen po ba? Yung mga Kristiyano sa ibang church, ganun, professing Christian. They are treating people around them with bad treatment. Hindi maganda ang pakikitungo. Hindi nga nagiging asin at ilaw ng sanlibutan. So sa atin po, dapat maging asin at ilaw tayo ng sanlibutan. Maging pagpapala tayo. Ang purpose ng Diyos sa buhay natin, to know God and let God be known. Pakilala ang Diyos at sa pamamagitan natin makilala ang Diyos at maipapakilala natin ang Diyos sa buhay natin kung tayo po ay magiging mabuting halimbawa sa mga tao sa paligid natin, magiging asin at ilaw sa sanlibutan na yung sinasabi natin at yung ginagawa natin nagkoconcide. Parehas lang. Amen po ba? Kaya tandaan po natin, people who have strong faith foundation have strong conviction in life. Matindi po ang conviction nila. Amen po ba? So una po, great conviction. Pangalawa, people who have strong faith foundation have, ano ba yung sabi ko? Strong conviction. Pangalawa, yung great pala, great conviction. Great na yung adjective na ginamit ko. Namimili kasi ako sa great o strong eh. Parang pinili ko yung great eh. Great conviction. Pangalawa, great confidence. Pag na sinabing confidence, yung assurance, no? Yung kasiguraduhan. Sigurado ka na yung Diyos na pinaglilingkuran mo, He really exists. At siya ay nagbibigay ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Di ba? Remember Hebrews chapter 11, verse 6. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is. Sa ibang salin, must believe that He exists. And that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Maniwala tayo na may Diyos. At ang Diyos nagbibigay gantimpala sa mga taong nagsahanap sa Kanya, sa mga taong sumasampalataya sa Kanya, sa mga taong nagdidesire sa Kanyang presensya. Amen po ba? Those people who put their trust in the Lord will never be put to shame. Lagi kong sinasabi. Hindi po tayo mapapahiya. Sigurado po, ang Diyos tutulong sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi tayo pabayaan. Sabi niya, pangako niya. Ang maasahan po natin sa Diyos, He never lies.
Hindi siya nagsisinungaling. Hindi kagaya ng tao. Nangako na nga eh. Tutuparin pa ba? Pero ang Diyos, the moment He make promises, He will surely fulfill it. At alam niyo po ba ang Bible? Nung ako po eh, bago-bagong Kristiyano, ang hilig ko pong magbasa ng libro eh. Meron nga po ako nabasa noon. The Bible contains more than 33,000 promises, 32,000 promises ng Panginoon natin. At alam niyo ang Panginoon, pag nangako, tutuparin niya yan. Amen? Kaya nga, ngayon na lamang po ako na wala ng hilig magbasa eh. Pero ang pagbabasa po ng mga libro at mga bagay-bagay, makakatulong po at pagpapataas sa ating pananampalataya. Kaya ini-encourage po namin kayo. Tulungan natin ang ating mga sarili na tumibay, tumatag sa ating pananampalataya. Ngayon po sa pandemic na ating nararanasan, nasusubok po, nakikita na kung gaano kalalim, gaano katindi ang ating pananampalataya sa Panginoon. Amen po ba? Yung pangamba na paparam kapag naiisip natin ang pangako ng Diyos. Of course, tayo rin po ay susunod sa mga protocols. Merong necessary precautions na dapat nating sundin para doon sa new normal. Kailangan may face mask, physical distancing, yung mga paghuhugas ng kamay, yung kalinisan, dapat po nating gawin. At huwag po tayong pasaway. Kung wala lamang din po tayong gagawin sa labas, huwag na po tayong lumabas ng bahay. Kasi hindi pa po tapos ito eh. Pero asahan natin ang Diyos mangangalaga sa atin. Pero huwag naman na po natin abusuhin. Kung wala naman tayong purpose sa paglabas, huwag na tayong lumabas. At tandaan po natin, ang Diyos po, tapat ang kanyang pangako. He is an ever faithful God. At the moment He makes promises, He will surely fulfill it. At yung mga tao po, those people who have strong faith foundation, have great confidence in the Lord. Napakaraming pangako ng Diyos. Pangako niya, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Kaya nga po, sa pandemic na ito na atin pong naranasan, nagpabaya ba ang Diyos? Nagkulang po ba tayo? Marami nga sa ating tumaba eh. Pinotektahan tayo. Kaya nga, katunayan po, at marami pa po. Kaya yung mga favorite verses ko sa Bible, yun nga pong, yung Habakkuk 3:16-17 na lagi, ay 17-18 na lagi kong ikinukot. Sabi ron, although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vine. The labor of the olive shall fail, and the field shall yield no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stall. Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Parang sinasabi, paraphrasing, eh ano, kung hindi mamunga ang mga olibo, hindi mamunga ang mga ubas, kung aking bukirin ay mawala ng mga ani, kung magkaroon ng pestilence at yung aking mga alagang hayop ay mamatay, eh ano, hindi pa rin ako hihiwalay sa Panginoon. Magagalak pa rin ako sa Diyos na nagligtas sa akin. Parang ganun po ang sinasabi ron. Maniwala po tayo sa pangako ng Diyos. Because He is an ever faithful God, that the moment He makes promises, He will surely fulfill it. Kaya nga meron tayong assurance. Meron tayong assurance sa salita ng Diyos. Meron tayong great confidence ng Diyos. Tutulungan tayo sa anumang kalalagayan na kinakaharap natin. Amen po ba? O balik tayo doon sa istorya sa tatlo. Hindi, may confidence. Ang pinagtatako nga pala, bakit kaya nawala sa picture si Daniel doon sa that chapter 3, no? Hindi ba nyo na itatanong yan? Yung tatlo lang ang nakasali. Si Daniel, saan kaya nakapunta nung panahon yun? Where was Daniel at that point? Hindi. Palagay ko si Daniel, nandun sa Seattle, pinainaalagaan ni Jordan sa ni Delight. Hindi kaya? Ang palagay ko, set up kasi ng mga wise men ito at mga naiinggit sa kanila eh. Eh nung chapter 2, hindi ba? Dahil kay Daniel, lahat sila naligtas. Malaking utang na loob ng mga wise men, mga magician, encantador sa kanila kay Daniel. Kaya, nung iset up niya, hindi kasama si Daniel. Haka-hako ko lang po yun. Pero,
Anyway, si Daniel hindi kasama ron. Pero si Daniel, doon naman sa chapter 6, di ba alam niyo yung chapter 6? Yung si Haring Darius, nung siya ipagbawal niya yung pagpe-pray, siya naman ang nakaharap sa matinding pagsubok noon. He was thrown into a den of lion. At gumana rin po ang kanyang pananampalataya. Kaya nga sabi ko nga, people who have strong faith conviction have confidence that their God, have great confidence that their God will help them in all the circumstances that they are facing. Amen po ba? Tutulungan tayo ng Diyos, ano man ang mga pangyayaring nagaganap sa atin. Yung tatlo, sabi nila, sigurado po kami, sabi ang Haring Nabucodonosor, magagawa po yung ibig nyo. Hindi po kami tututol, pero ang aming Diyos ang magliligtas sa amin sa fiery furnace na yan at sa iyong kapangyarihan. Meron silang assurance. Si Daniel ganun din. Kaya nga, kahit bawal, hindi mapigilan kasi ang Diyos hindi magpapabaya sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? Kaya tayo po, huwag tayong matatakot. Kasi ang Diyos hindi natutulog. Handa tayong, hindi tayo yung tetepababayan, handa tayong tulungan. Alam niyo po ba, ngayong mga panahon na ito, ito pong hindi kami ako nakakalabas. Naranasan ko na naman po. Meron kasi kung minsan naranasan na hindi makatulog sa gabi. Alam nila, Pastor Marisol, nila Derek yan. Humingi nga ako ng gamot noon. Yung sleep well yata yun. May panahon nga po, 2 buwan, hindi ako makatulog. Pinakatulog ko 1 oras. Minsan 2 oras, maganda na yun. Nakakatakot. At naranasan ko na naman po for 2 weeks na yung panahon na ito. Hindi ako makatulog. Dumadating na nga po sa punto kong minsan, natatakot na akong gumabi. Kasi gabi na naman, hindi na naman. Ang hirap kaya ng hindi makatulog. Naranasan na ba ninyo hindi makatulog? Mabuti na lang, sabi ko sa sarili ko, para naman ako may magawa. Habang hindi ako nakakatulog, magpe-pray ako. Kadalasan nga po, yung lahat ng kakilala ko dito sa church natin, na ipapag-pray ko eh. Mag-uumpisa ako ng 1:00, tatapos ako mag-alas 4. Alas na ipag-pray ko lahat. Minsan naman, yung audio Bible ko nang hindi pa sira, pakikinggan ko. May isang pagkakataon nga, yung First Samuel, Book of First Samuel, Second Samuel, natapos ko eh, sa pakikinig. Para po, hindi man ako makatulog, productive pa rin, fruitful pa rin na po. Meron kang ginawa, hindi na sayang. So, ganun nga ginawa ko. At naranasan ko na naman po ngayon, para akong dinadaya ng kaway, matakot ka na. Pero sabi ko, hindi, ang Diyos, the Father, the Son, and the Holy Spirit will be with me. Tutulungan niya ako na ma-overcome yung mga ganitong pagkakataon. At alam ko, hindi nagpapabaya ang Diyos. Minsan di ako nakakatulog, pero nagtataka ako. May iba yung lakas na ibinibigay sa akin ng Diyos. Kasi tapat po ang Diyos. Kapag ikinanalig sa Kanya, kapag strong ang foundation ng iyong pananampalataya, magtitiwala ka sa Diyos. Pag nagtiwala ka sa Diyos, hindi ka mapapahiya. Amen po ba? Kaya nga, those people who have strong faith condition, have great conviction, they have great confidence. At yung pangatlo po, those people who have strong faith foundation have great commitment. Commitment. When it comes to commitment, matitindi yan. Pag sinabi niyan, gagawin niyan. Ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Pag sinabi pong commitment, parang vows po ito. More than an agreement, ang sa Bible po kasi, yung ating tinatag na covenant, 2 parties are involved. Na meron silang stipulations, merong terms of condition, stipulations, meron pong signs of the covenant na isang party ay magiging tapat sa isa as long as the one party remains faithful to him. Ganun po yun eh. Kaya sa marriage, yun din po commitment to. Magiging matapat, magiging loyal. Kumusta po ang commitment natin sa salita ng Diyos at sa Diyos mismo? Are we willing to die for what we believe? Are we willing to die para po sa ating pananampalataya sa Panginoon? Minsan po, pag tayo nakaranas ng matinding pagsubok na, mga challenges in life, parang mas madali pa yung ayawan na. Di ba maraming nagsasabi, ayawan na. Pero makita po yung tatlo, si Shadrach, si Meshach at si Abednego, na natiling matibay sa kanilang pananampalataya. Sabi na,
nung sinabi ni Haring Nebuchadnezzar na sumamba sila, nagpatira pa sa gintong ribulto. Hindi, sabi nila, hindi kami sasamba. Sapagkat nasisigurado namin ililigtas kami ng aming Diyos. At sakali mang hindi kami iligtas, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos-Diyos ang yan, ni maglilingkod man. Ito po ang tuloy na commitment. Hindi man natin makuha yung minimiti natin sa ating pagsunod sa Panginoon kasi hindi pa timing. Magpapatuloy po tayo. Walang ayawan. Amen po ba? Wala pong ayaw. Tayo po ay nakaharap sa isang takbuhan na kung saan kakaiba po sa secular na takbuhan. Kasi sa secular na takbuhan, ang lahat tumatakbo para sa isang gantimpala na pansamantala lamang. Pero kaiba po yung takbuhan nating sinalihan. Isang takbuhan po na sigurado po ang tagumpay. The only defeat for us Christians is when we quit. Huminto. Pag tayo po'y huminto, kaya wag po tayong ihinto. At kakaiba yung takbuhan nating sinalihan. Hindi lamang po isang magkakamit ng gantimpala, kundi lahat po ng makakatapos, makaka-receive ng kanilang pananampalataya. Di ba? Magtiyaga lamang po tayo. Naalala ko isang mga favorite verses ko pa. 2 Timothy 4:6-8. Sabi ron, for I am, si Pablo po, nung malapit ng mamatay, nung kinabukasan eh, pupugutan na siya ng ulo, sabi 2 Timothy chapter 4, verses 6-8, sabi niya, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith, na natiling tapat sa pananampalataya. So, therefore, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not only to me, but also to them that love his appearing. Sa lahat ng tao po, na patuloy sumusunod, naglilingkod, at gustong makatapos sa takbuhin inilaan sa atin, tandaan po natin, may reward na tayo tatanggapin. Sabi ni Jesus, behold, I am coming soon, and my reward is with me, and I will give them according to their works, kung anong galang ginawa nila. Amen po ba? Kaya po, pagpatuloy po tayo, walang ayawan. Amen po ba? Sino po rito gusto nang umayaw? Matapos nating maranasan ang kabutihan ng Diyos, tatalikod pa ba tayo? Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad dun sa John chapter 6, kayo, tatalikod pa rin ba kayo? Kasi marami nang tumalikod eh. Sabi ni Peter, Panginoon, nasa iyo po ang salita na nagbibigay buhay. Kanino pa kami pupunta? Saan pa kami pupunta? Ganun po ang gawin natin. Tandaan natin, yung pananampalataya natin kinakailang masalig sa matibay na bato, walang iba kundi sa Panginoong Hesukristo. Upang sa gayon, anuman po ang mangyari kay Shadrach, Meshach, Abednego, maski po kay Daniel, hindi matitinag ang ating pananampalataya. Amen po ba? Naranasan po ba natin ang pag-ibig ng Diyos? Meron po bang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Meron ba? Ito, papasok na yung pinaka-favorite verse ko eh. Romans chapter 8, 35-39. I love to quote it. Sabi ron, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Verse 37, nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Sino po ba ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang pandemic ba ito? Ang pagkabulag ba? Pag meron bang nasasawang nangyari sa iyo, ayawan na. Hindi. Ang mga tao na naging matibay at matatagas sa kanilang ang pundasyon ng kanilang pananampalataya, anumang kabiguan, anumang frustration, mga discouragement, humiliation, anumang adversaries, hardship, challenges sa kanilang buhay, magpapatuloy pa rin kakapit sa atin pong Panginoon at maniniwala sa kanyang mga salita. Amen po ba? Walang ayaw.
Kasi ang mga umayaw, walang kwenta, walang kwento. At ang buhay Kristiyano ay walang kwenta pag walang kwento. Amen po ba? Paano nating maideclare ang greater works ng Diyos kung aayaw tayo sa ating pananampalataya? Ang mga tao lamang na pwede pong mag-declare, magpahayag ng kamanghamangang bagay na ginawa ng Diyos sa kanilang mga buhay, yung mga tao po na nagpapatuloy sa Panginoon, yung mga tao po na ang pananampalataya ay nasalig sa matibay na bato, walang iba sa atin pong Panginoong Jesucristo. Amen. Nagpapasalamat po ako, Panginoon, sa umagang ito that you have used me to encourage my brothers and my sisters in the faith na lalo kami magpatuloy na ang salita mo na aming narinig at patuloy na aming hindi lamang mapakinggan kundi maipractice namin sa aming mga buhay at gamitin po namin ito para po magawa namin ang ginagawa mo sa aming mga buhay. Kaya salamat po sa iyo sa umagang ito. Nawa ang mga salita mo na aming narinig maging pagpapala sa bawat isa sa amin. Kaya salamat po, purihin ka, dakilain ka sa iyong kapurihan, sa iyong pagsamba, pasasalamat. Kaya ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. We're so blessed to hear that word once again. So before we end, let's just pray and commit our lives to have a life that is founded on our God, especially from His Word, with conviction, with confidence, and with commitment na kahit anong mangyari ay tayo ay tunay na magpapatuloy sa Panginoon. So let's just pray. Father God, salamat po sa giving ito. Salamat po sa mensaheng aming narinig. Nawa ating patuloy na maging kalakasan namin katulad ng tatlong kabataan na yun na tumayo para sa iyo, Panginoon. Lord, oh, with your conviction, confidence, and commitment, Lord, nawa ay matagpuan mo rin mo kami na ganito rin ang aming kalagayan sa iyong harapan, Panginoon. Pagpalain mo pong bawat isa at ang iyong ginamit na lingkod si Pastor Armand Cortez, oh God, at nawa ay ikaw pong patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan at kakayahan upang kami po ay tunay na mamuhay para lamang sa iyong kapurihan. For this we pray in Jesus' name, Amen, Amen. So God bless po. Huwag muna po tayong alis. Let's just worship God once again through this song. And see you again next week for another edition of God's Word for You. Oh,